Kamusta mga amigo? Natalo ang Clippers kontra OKC sa isang napakadikit na laban, 100-101, dahil nagmintis ang game-winning shot sana ni Kawhi Leonard sapagkat napakatindi ng depensa na ipinakita ni Lou Dort. Isa pa sa kabila ng malupit na performance ni Paul George, talagang minamalas mga amigo dahil tinamaan naman siya ng injury nang magtama ang tuhod nila ni Lou Dort mga amigo. Grabe, ang sama naman ng tamang ito ni PG-13, talagang mararamdaman mo ang sakit sa kanyang tuhod. Hindi pa naglabas ng pinaka-latest na injury update ang Los Angeles Clippers patungkol sa injury na ito ni Paul George. Ayon naman kay Kawhi Leonard mga amigo, hindi niya pa nakakausap si PG-13 at hindi niya daw nakita ang play. Akala niya daw mga amigo, tinamaan lang ito sa mukha kaya matagal itong nanatili sa sahig. Gumawa naman ng headline ang ex-teammate ni LeBron James na si Mario Chalmers na ayon sa kanya, wala naman daw natatakot sa NBA dito kay the King LeBron James. Well, bagay naman na hindi nagustuhan ni JJ Redick at dahil dito, dinefine niya pa ang ibig sabihin ng fear. Ayon kay Redick mga amigo, ang fear nga daw ay isang panganib or threat at pain. Dito nga ipinaliwanag ni JJ Redick mga amigo na si LeBron ay nakapagtanim na ng takot sa kanyang mga kalaban dahil sa napakaraming pagkatalo na pinaranas nito. Doon pa nga lang daw mga amigo, sa pagkatalo ay talagang napakatinding sakit na ang pinaranas ni LeBron sa kanyang mga kalaban. Kaya hindi totoo na walang natatakot dito kay the King LeBron James. Kayo ba mga amigo, sino ang paniniwalaan nyo, si JJ Redick or itong si Mario Chalmers? Samantala, matapos pag-workoutin si Tristan Thompson at Tony Bradley ng Los Angeles Lakers, sinabi naman ni Coach Darvin Ham na hindi naman nagmamadali ang Los Angeles Lakers na papirmahin ang kahit sino man sa dalawang ito. Medyo alanganin na rin mga amigo dahil may 10 laro na lang ang Los Angeles Lakers, maliban na lamang kung may injured na center. So pwedeng magpapirma talaga ang Los Angeles Lakers. Samantala, ang Lakers ngayon ay nalalagay naman sa alanganin dahil sa nasa labas pa rin sila ng play-in picture matapos matalo sa kamay ng Houston Rockets at Dallas Mavericks. Buti na lang ay naipanalo nila ang laban kontra Orlando Magic sa pag-step up naman ni Austin Reeves. Bukas ay makakaharap nila ang Phoenix Suns kung saan medyo lamang nga dito ang Los Angeles Lakers dahil ayon sa report, hindi pa makakapaglaro si Kevin Durant at ang center na si DeAndre Ayton dahil sa injury. Mula lang ma-injured si Kevin Durant mga amigo ay nanalo lamang ng 2 ang Phoenix Suns out of 6 games. Kinakailangan ni Devin Booker na mag-step up dahil siya lang ang legit na maaasahan sa opensa ng Phoenix Suns. Kaya naman, nakadepende na lamang sa Los Angeles Lakers kung paano siya pipigilan. Kailangan din mag-step up na D'Angelo Russell at Malik Beasley at syempre, etong si Anthony Davis lalot wala naman si DeAndre Ayton. Kailangan niyang madumina ang pinta kasama ang napakasipag na center na si Wenyer Gabriel. So ang usapan na lang dito mga amigo kung sino ang puputok sa magkabilang team. Pero kung titingnan natin, lamang talaga ang Lakers.